tilapia ay isa sa importanteng food fish sa ating bansa. Ito ay kadalasang inaalagaan sa tubig tabang at pumapangalawa sa bangus pagdating sa taunang produksyon. Kilala ang tilapia sa puti at siksik nitong laman at sa kaayat-ayang lasa nito na talaga namang patok sa mga mamimili. Ito din ay isa sa mga pinakamabilis paramihin na freshwater fish dahil sa ang tilapia ay nagiging sexually mature pagdating lamang ng 3 hanggang 5 buwan. Ang tilapia ay madalas na pinipili ng mga nagpapalaisdaan dahil sa madali itong alagaan sa ilalim ng iba't ibang culture system. Mabilis palakihin na may culture period ng 4 hanggang 5 buwan at sa maliit na puhunang kailangan upang makapagsimula nito. Kaya naman, ito ay kinukonsidera na aquatic chicken. Kada taon, ang Pilipinas ay nangangailangan ng 2.1 billion tilapia fry upang masustena ang pangangailangan ng tilapia industry at mapagkakitaan ng mga nagpapalaisdaan. Nag-develop ang National Freshwater Fisheries Technology Center ng Intensive Tilapia Hatchery Management Technology para sa mabilis at madaling paraan ng pagpuproduce ng tilapia fry. Ang mga hakbang sa pagtatayo ng isang intensive tilapia hatchery ay ang sumusunod. Siguraduhin na ang lugar na pipiliin ay may magandang supply ng malinis na tubig. Para maiwasan ang water seepage losses, ang lupang paghuhukayan ng mga ponds ay dapat sandy clay o clay loam. Iwasang pumili ng lugar na binabaha at iwasan ding tumabi sa mga agrikultural na lupa na gumagamit ng mga pestisidyo at kemikal. Kung maaari ay pumili ng lugar na naidevelop na pang palaisdaan upang mabawasan ang paggastos sa paghuhukay ng mga ponds. Ang lalim ng tubig ay panatilihin sa 0.6 hanggang 1 meter. Siguraduhin din na may mga inlet at outlet draining system ang mga ponds para sa mas mabilis na paglilinis at pag-drain ng tubig. Kapag nakapili na ng lugar na ating pagsisimulan ng intensive tilapia hatchery, tayo ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 ponds. Ang isa ay ang conditioning pond. Ito ay may 2 compartment kung saan inuhuhulog ng magkahiwalay ang babae at lalaking tilapia breeders. Ang pangalawa ay ang breeding pond. Dito inuhuhulog ng magkasama ang babae at lalaking tilapia breeders mula sa conditioning pond upang makapag-breed. Para masiguro na walang ibang mga isda na mahahalo sa ating mga tilapia, kailangan natin i-treat ang mga ponds. Magtimbang ng apog at ng 16-20-0 na abono na may ratio ng 1:1. Haluin ang 16-20-0 at ang apog sa rate ng 200 kilograms per hectare. Pagkatapos nito ay ating isaboy ang pinaghalong apog at abono sa buong pond pati na rin sa dike. Pagkatapos nito, ating aararuhin ang pond bottom sa pamamagitan ng paggamit ng hand tractor upang mas mapadali para sa mga lalaking tilapia ang paggawa ng mga nest. Kung malaki ang breeding pond, maglagay ng net sa gitna ng pond upang mahati ito sa 2. Gamit ang lupa, ibaon ang ilalim ng net para masiguro na hindi makakatawid ang tilapia pag ito ay in-stock. Pagkatapos ng pond preparation, ay maaari na tayong magpapasok ng tubig na may lalim ng 0.6 hanggang 1 meter. Sa pagkuha ng breeders, siguraduhin na ito ay nanggaling sa reliable source tulad ng Beef Farm Munoz, Central Hatcheries at iba pa. Bago i-stock ang mga breeders sa conditioning ponds, dapat suriin ng mga ito base sa kasarian, kulay, kaliskis, paniktik at kung walang mga abnormalities at deformities sa katawan nito para masiguro na maganda at dekalidad ang mga breeders na pagmumulan ng mga similya. Pagkatapos ay maaari nang ihulog sa compartments ng conditioning ponds ang mga tilapia base sa kanilang kasarian. Siguraduhin lamang na magkahiwalay ang babae at lalaki upang maiwasan ang pag-breed ng mga ito sa hindi takdang panahon. Ang mga hatchery operator at trabahador
ay dapat may tamang kaalaman sa pagpili ng maganda at handa ng mag-spawn at mag-breed ng mga tilapia breeders. Lambatin ang dalawang compartment ng conditioning pond upang makolekta ang mga babae at lalaking tilapia breeders. Ang mga nakolektang breeders ay ilalagay sa breeder beds upang makita na kung ang mga babae ay may itlog sa bibig. Kung mayroon ito, ay kokolektahin ang mga itlog para mailagay sa incubator. Samantalang ang mga breeders na nangitlog na ay ilalagay sa isang timba na ibabalik sa conditioning pond. Sa mga babaeng breeders na walang mga itlog, tinitignan ang kanilang papila upang makita kung ito ay namamaga at ang kanilang tiyan ay siksik upang malaman kung sila ay handa na mag-breed. Ang mga napiling breeders ay ilalagay sa banyera na ihuhulog sa breeding pond. Ang mga hindi napiling breeders ay ibabalik sa conditioning pond. Ang mga babaeng breeders na handa lamang mag-breed ang pipiliin para masiguro ang sabay-sabay na pag-spawn ng mga ito. Para naman sa mga lalaking tilapia breeders, susuriin ang kanilang papila kung ito ay namumula upang malaman kung sila ay handa na mag-breed. Ang mga mapipiling lalaking breeders ay ilalagay sa banyera na ihuhulog para sa breeding pond. Samantala, ang mga hindi napili ay ilalagay sa timba ng mga lalaking breeders na ibabalik sa conditioning pond. Ang mga napiling breeders ay bibilangin at titimbangin upang makuha ang average weight at kabuuang bigat at dami ng mga breeders na ihuhulog. Pagkatapos ito ay maaari nang ihulog ang mga breeders sa breeding ponds sa ratio ng isang lalaki kada tatlong babaeng tilapia. Ang stocking density ay nakadepende sa average weight ng mga breeders. Ang mga breeders sa conditioning pond at breeding ponds ay pinapakain ng supplemental feed 2 beses sa isang araw ayon sa 2-3% ng average body weight ng mga breeders sa pond. Masusing tingnan ang mga water quality parameters tulad ng temperature, dissolved oxygen, pH at labo ng tubig upang masiguro na ito ay mainam para sa ating mga alagang tilapia. Siguraduhin din na ang level ng tubig ay hindi bababa sa 0.6 to 1 meter. Panatilihing malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagputol ng mga matataas na damo gamit ang grass cutter. Ating inspeksyonin ang mga screens ng mga water inlet at outlet upang masiguro na walang lalabas at papasok na isda sa ating palaisdaan. Pagkatapos ng 7-10 araw mula ng paghulog ng mga breeders sa breeding ponds, ay maaari na tayong mangolekta ng mga itlog. Mainam na ito ay gawin sa umaga. Ihanda ang lahat ng kagamitan bago simulan ang pagkolekta ng mga itlog at similya. Gamit ang A-net at fine mesh net, palibutan ang buong pond upang masiguro na ang lahat ng breeders ay makukolekta. Ang mga nahuling breeders ay ilalagay sa breeding bed upang makolekta ang mga itlog mula sa bibig ng mga babaeng tilapia breeders. Ang mga napagkakolektahan at mga babaeng breeders na hindi nangitlog ay ilalagay sa isang banyera para ibalik muli sa breeding pond. Ang mga lalaking mga tilapia breeders naman ay ihihiwalay at ilalagay sa isang banyera upang ibalik muli sa breeding pond. Ang mga nakolektang itlog ay ilalagay sa plastic bag at lalagyan ng oxygen. Kukuha din ng 1 ml na sample ng itlog para mabilang ang dami ng nakolektang itlog. I-drain ang breeding pond pagkatapos ng 2 sumunod na collection at para makolekta sa catch basin ang mga natitira na isda. Ang mga itlog ay dadalhin sa artificial incubation, samantala ang mga nakolektang mga similya ay dadalhin sa nursery pond. Ang mga nakolektang itlog mula sa breeding pond ay lilinisin sa fry-through upang matanggal ang mga nahalong dumi at lupa. Kumuha ng 1 ml sample ng nalinis na itlog para bilangin. Gamit naman ang 500 ml beaker, sukatin ang dami ng mga itlog na nakolekta para malaman ang kabuuang dami ng itlog.
ilagay ang mga itlog sa hatching jars at buksan ang mga aerators. Makalipas ng 3 hanggang 5 araw, ang mga itlog ay mapipisa at ang mga similya ay lalangoy sa ibabaw ng hatching jar at mahuhulog sa fry through. Pakainin ang newly hatched fry sa rearing through pagkatapos malipat mula sa hatching through kada 4 oras gamit ang fry mash. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw, maaari nang kolektahin ang mga similya upang ilipat sa rearing hapa ponds. Ihanda ang grader bago buksan ang fry through. Pakawalan ang tubig at saluhin ang mga similya gamit ang isang timbang may butas at fine mesh na harang upang hindi makawala ang mga similya. Gamit ang isang brush, itulak ng dahan-dahan ang mga natirang similya sa fry through. Pagkatapos ito, ay maghanda ng fine mesh net sa loob ng fry through at planggana kung saan ibubuhos ang mga similyang nakolekta. Gamit ang isang scoop, bilangin ang dami ng similya. Kapag nabilang na, ilagay ang mga similya sa grading tray para masiguro ang pagkapare-parehas ng laki ng mga similya. Ipagsama-sama ang mga similya ayon sa laki ng mga ito. Kolektahin ang mga similya at ilagay sa isang banyera at ilagay sa rearing hapa. Pakainin ang mga similya ng 8 hanggang 10 beses kada araw na may feeding rate na 20% hanggang 15% sa unang linggo. Sa ikalawang linggo, pakainin ng 5 hanggang 6 na beses kada araw na may feeding rate na 20% hanggang 12%. Sa ikatatlong linggo, pakainin ng 5 hanggang 6 na beses kada araw na may feeding rate na 12% hanggang 10%. Panatiling malinis ang mga hapa net sa pamamagitan ng pagpagpag at pagtanggal ng mga dumikit na lumot at dumi. Pagkatapos ng 4 na 5 araw ay maaari nang kolektahin ang mga similya para maibenta o ilipat sa grow-out ponds. Tanggalin ang hapa net sa pagkakatali at tanggalin ang mga pabigat. Kolektahin ang mga similya at ilagay sa mga timba at dalhin sa hatchery packing area ang mga ito. Itulbog sa salt solution ang mga similya upang matanggal ang mga masasamang bakterya na maaaring mayroon ang mga ito. Ilagay sa hapa net na nasa loob ng concrete tanks ang mga similya upang mapanumbalik ang lakas ng mga ito. Makalipas ng ilang oras ay maaari na itong kolektahin para ilipat sa mga plastic bags. Gamit ang scooper ay bilangin ang dami ng similya sa kada bag. Lagyan ng oxygen ang mga plastic bag bago talian ang mga ito. Ang dami ng similya sa bawat plastic bag ay nakadepende sa layo o tagal ng biyahe. Mainam na bawasan ang dami ng similya at dagdagan ng oxygen para sa mga malalayong biyahe. Ang isa pang paraan upang kumita sa pagpapalaisdaan ng tilapia ay sa pamamagitan ng pag-aalaga nito sa mga fish ponds. Siguraduhin na may malinis at magandang supply ng tubig. Ang lupa ay dapat sandy clay o clay loam upang maiwasan ang water seepage losses. Magandang pumili ng lugar na malapit sa mga kakailanganing inputs, similya, tubig, pagkain at merkado. Pumili rin ng lugar na hindi binabaha upang maiwasan ang pag-overflow ng mga ponds. Tiyakin na may inlet at outlet drainage system upang masiguro ang madali na paglinis at ang pagpapalit ng tubig. Kinakailangan na ang pond ay may sukat na 1,000 metro kwadrado hanggang sa 1 hektarya at may lalim na 1 hanggang 1.5 metro. Patuyuin ang pond ng ilang araw at maglagay ng pinaghalong apog at 16-20-0 na abono na may ratio ng 1:1 na may rate na 200 kilograms per hectare. Araruhin ang pond gamit ang hand tractor o kalabaw. Pagkatapos ito, magpapasok ng tubig mula 1 hanggang 1.5 meters. Siguraduhin na ang mga similya ay nanggaling sa BFAR o BFAR-accredited hatcheries upang masiguro ang kalidad ng mga ito.
mainam na ang sukat ng mga similyang ihuhulog ay nasa 14 hanggang 22 o may bigat ng 0.21 grams hanggang 3.2 grams kada piraso. May tatlong uri ng stocking ang maaaring gawin, depende sa kakayanan ng farmer at para mapanatili ang sustainability ng palaisdaan. Gawin ang paghuhulog ng similya sa umaga o sa hapon. Ibabad ng 15 hanggang 30 minutes ang plastic sa palaisdaan o kapag ang temperatura ng tubig sa plastic at tubig sa palaisdaan ay halos magkapareho. Pagkatapos ito, ay maaari nang ihulog ang mga similya sa loob ng pods. Para sa pagpapakain, gumamit ng pre-starter para sa mga tilapia na may bigat ng 10 hanggang 25 gramo. Magpakain ng 4 beses kada araw na may feeding rate ng 10 hanggang 7%. Gumamit ng starter para sa mga tilapia na may bigat na 25 hanggang 80 gramo. Magpakain ng 3 hanggang 4 beses kada araw na may feeding rate na 7 hanggang 4%. Pagkatumimbang ng 80 hanggang 150 grams, pakainin ng juvenile or grower feed na may feeding rate na 3 hanggang 4%, 3 beses sa isang araw. Pagtungtong ng 150 gramo ay magpakain ng finisher feed 3 beses kada araw na may feeding rate na 3 hanggang 2%. Ugaliin magsampling pagkatapos ng 30 araw mula sa pagkahulog at tuwing 15 araw para makuha ang average body weight ng tilapia upang malaman ang angkop at dami ng patuka na gagamitin. Bantayan ang mga water parameters tulad ng dissolved oxygen, ammonia, nitrate, hydrogen sulfide, pH, temperatura, alat at ang labo ng tubig upang masiguro na ang tubig ay nakaayon sa pangangailangan ng tilapia. Ugaliin din magpapasok ng tubig 1 beses kada buwan upang mapanatili ang kalidad at ang level ng tubig. Pagkatapos ng 4 hanggang 6 na buwan o kapag ang ating mga isda ay tumimbang sa marketable size na 250 gramo hanggang 300 gramo, ay maaari na itong i-harvest. Huwag magpatuka 24 oras bago i-harvest. Mag-harvest ng isda sa umaga o sa hapon o kapag malamig ang klima ng panahon gamit ang seine net at baybayin ang kubuan nito upang makolekta ang lahat ng tilapia. Upang masiguro na walang tilapia na matitira, ulitin ito ng 1 beses at pagkatapos ay i-drain maigi at kolektahin ang mga isda na natira sa catch basin. Para masiguradong sariwa ang isda, lagyan ng 1 kilong yelo sa bawat 1 kilong tilapia. Para sa intensive tilapia hatchery, mangangailangan tayo ng 134,766 pesos para sa operation kada cycle kada ektarya. Sa loob ng 40 araw ay makakapag-harvest ng 4,784,400 fry na may timbang na 0.01 grams at may survival rate na 80% na kayang ibenta ng 7 sentimo bawat piraso. Maaari tayong kumita ng 133,160 pesos sa isang cycle. At kung makakawalo na cycle kada taon, maaaring kumita ng 1,065,280 pesos. Para sa tilapia grow out naman, mangangailangan ng 500,000 pesos na kapital para sa 1 ektarya ng palaisdaan. Pagkaraan ng 5 buwan, maaaring makapag-ani ng 9 hanggang 10 tonelada na may survival rate na 70% at may farm gate price na 75 pesos kada kilo. Maaari tayong kumita ng 221,875 pesos. Kung makakapag-alaga ng 2 cycle sa 1 taon, maaari tayong kumita ng 443,750 pesos. Kung kayo ay may mga karagdagang katanungan at nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong tumulong o tumawag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Freshwater Fisheries Technology Center sa Central Luzon State University, Science City of Muñoz.
maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office.